sa lahat ng panig ng bansa, pero makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol Region at Visayas. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa kasamang Metro Manila ay makararanas naman ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan. Pinakabagong casualty ng bagyong Basha ang lumutang na bangkay sa dagat ng Mariveles, Bataan kaninang umaga. Kabilang siya sa mga mangingisdang nawala kahapon matapos may mga masira at lumubog na bangka doon. May ulat on the spot si Dante Perello. Dante? Yes, Rafi, nagkagulo nga kaninang umaga dito sa Roman Boulevard, Barangay Poblasyon, Mariveles, Bataan, matapos lumutang ang bangkay ng isang lalaki. Isa ito sa mga mangingisdang nawawala dahil sa bagyong Basha. Lumutang ito sa gilid ng isang barko pasado alas 6 ng umaga. Dahil wala pang bangka na kukuha sa bangkay, gumamit ng kawayan ng isang residente para madala ito sa Pampang. Pagkatapos ay sa kanila ito pinagtulungang iahon. Tagtad ng mga galos ang bangkay dahil sa paghampas nito sa batuhan. Bloated na rin ang katawan ng biktima dahil sa ilang oras na pagkakababad sa tubig. Maya-maya pa, isang grupo ng mga lalaki ang dumating at kinilala ang bangkay na isa raw sa nawawala nilang kasamahan. Siya raw si Apad Kapilyad, 22 anyos at tubong masbate. Sana nga pa kay sabi niya lang sa pamilya niya na wala na siya. At saka yung mga kapamilya dyan sa ano, Baligolf, sa may Antipolo. Kung narinig niyo kami dito, sana pumunta kayo rito kasi emergency ito eh. Kaninang madaling araw, una nang dumating dito galing Naik, Cavite, ang kaanak ng dalawang bangkay na na-recover kahapon. Gusto ho naming iuwi, pero ang sabi ho nila, binalsa mo, ay magbabayad ho yata ng ticket yung si Mil. Ay wala naman po kaming pera na dala-dala. Ayon naman sa isa sa may-ari ng mga bangkang lumubog, may nakita pa raw silang mga bangkay sa ilalim ng mga bangka. Bale, kung ano nila, mga anim pa yun nandiyan sa lugar na yun. Dyan sa ano. Pakiwa. Nakita ng Coast Guard yung dalawa kahapon, hindi lang mabunot dahil adaga na ng ano. Ngayong umaga, susubukang iahon ng tumagilid na bangka para kunin ang sinasabing mga bangkay. Pasado alas 8 naman, nang muling simula ng Philippine Coast Guard ang search and retrieval operations. Rafi, alas 6 kahapon, sa kasagsagan ng bagyong Basyang nang may tangayin ang malakas na hangin at alon, ang isang barge na tumama sa mga bangkang nakahimpil at humampas sa breakwater. Rafi, dumating na rin dito ang oil spill response team ng Coast Guard para mag-inspeksyon sa posibleng leak. Rafi? Dante, sa dami mga nawawala pang mga mangisda, nagdatingan na ba dyan yung mga kamag-anak nila mula sa iba't ibang lugar? Oo, Rafi, kanina inabutan natin na yung mga kamag-anak ng iba na galing pa ng Katbolaugan, Samar, meron ding mga nanggaling ng Nueva Ecija, at yung kaninang umaga ay yung mga taga Cavite. Sige, maraming salamat, Dante Perello. Samut sa rin isdang nagsipaglutangan sa Pasig River sa bahagi ng Makati City kanina. Mabaho at nabubulok na mga isda na pinaniniwala ang nagmula sa mga nasalantang fish pen sa Laguna de Bay. Ang mainit na balita, hatid ni Joseph Moro. Masangsang na amoy ng mga patay na isda ang gumising sa mga residente malapit sa ilog Pasig sa May Guadalupe Bridge sa Makati. Sa ilog, nagkalat ang mga nakalutang na sari-saring isda. May mga bangus, tilapia at Imelda fish. Ang batang ito halos mangalay na sa pagbuhat ng napakalaking isda na ito. Pinaglalaroan naman ng ilang bata ang mga patay na isda. Baho po talaga. Para pong bulok na siya. Ayon sa mga residente, posibleng galing sa Laguna de Bay ang mga isda at napadpad na lamang sa ilog. Kahapon ay napadpad sa Taguig ang mga isda galing sa mga fish pen na nasira ng bagyong Basyang. Pero di tulad ng mga isda sa Taguig na sariwa at pwede pang ibenta, mabaho na at halos nabubulok na ang mga islang naanod sa ilog Pasig. Napasok ko naman isda rito pagkakuan eh. Halimbawa, sobrang naawas ng Laguna eh. Dito na napasok yan. Joseph Moron, GMA News. Sa Laguna de Bay, pinagkagulahan naman ng mga residente ang mga nangamatay na isda. Mula mga ito sa mga nasirang fish pen dulot ng pananalasa ng bagyong Basha. Balitang hatid ni Tina Panganiban Teres. Nagkukumpula
pinagsisikapan ng ilang taga-Taguig sa mga water liling na kalat sa Laguna Bay ng abutan ng GMA News. Sa malapitan, kitang-kita ang banye-banyera at sakusakong patay na isda na kanilang nakukuha sa lawa. Tinangay raw ang mga isda nang masira ang mga fish pen sa kasagsagan ng bagyong Bashang. Hindi po namin inaasahan na yung signal number one ay masisira po yung aming mga kabuhayan dito. Kita nyo naman ang mga fish pa ng mga kasama ko. Halos durog lahat, pati yung mga baklad. 500 ang hinulog nung 3 weeks pa lang siya. Maliliit pa lang, wala po, walang nangyari. Umaaray ang mga may-ari ng fish pen dito sa Laguna Bay. Hindi na raw kasi nila mababawi ang kanilang puhunan dahil sa pananalasa ng bagyong Bashang. Kaya para kumita ng kahit konti, kinukuha nila ang mga namatay na isda at ibinebenta sa napakababang presyo. Sa lambat lang. Lambat? Mga ilang kilo ang dala-dala mo yan? 50 siguro. 60 po ang kilo, ma'am. Kasi hindi namin pwedeng i-ano siya ng mataas sa ngayon kasi di ba po may problema. Ibig sabihin, dagsang isda. Dati bumili. Eh, mura ang bangus eh. Kaya bumili ako. Hindi kayo natatakot na patay na kasi siya nung hinahin. Hindi, namili naman ako na mapula pa yung hasang. Ang iba walang balak ibenta ang mga nakuhang isda. Isang oras to pag, ano, pag huli nito. Pambahay lang to, pambahay. Ang mga isda namang hindi na raw pwedeng ibenta, dinadaing na lang. Bagamat hindi raw sapat ang kanilang kikitain sa pagbebenta ng mga patay na isdang ito, umaasa mga may-ari ng mga fish pen dito na makakabawi rin sila sa lalong madaling panahon. Tina Panganiban Perez, GMA News. Taon-taon ay sinasalanta ng bagyo ang ating bansa. Matapos ang pananalasa ng bagyong Ondoy noong isang taon, natuto na ba at nakapaghanda ng bansa sa susunod na malaking pagbaha? Balitang hatid ni Connie Season. Setyembre noong nakaraang taon, ang ilang bahagi ng bansa nakaranas ng hagupit ng bagyong Ondoy. Halos isang taon na matapos ang nasabing insidente, marami pa rin ang nangangamba. Gaano nga ba tayo kahanda sa nagbabadyang pagbaha? Taya ng pag-asa, 13 hanggang 15 bagyo pa ang inaasahang darating sa bansa. Ngayong third quarter kasi ang mga bagyo natin talaga, may kalakasan din yung mga bagyo natin. Mas maraming ulan na dala-dala gawa nga ng active nga sa ganitong buwan ang hanging habagat natin. Matapos ang sobrang lakas na pag-ulan, inaasahan na ang pagbaha sa ilang lugar. May mga parte raw kasi ng bansa na mas mababa kaysa sa sea level. Ang mga drainage system, limitado rin ang capacity. Ang ating mga drainage system can only accommodate up to 50 millimeters of rainfall. Ibig sabihin, pag sumobra pa dyan yung lakas, ano, sa particular area, ay mararanasan natin ang mga pagbaha. Ang flood control unit na ito, natsyempohan ng GMA News sa kahabaan ng Aurora Boulevard. Ang kanilang pakay, alisin ang mga basurang bumabara sa daluyan ng tubig. Bukod sa declogging operations, ang mga flood-prone areas nakamonitor sa pamamagitan ng mga CCTV cameras. Ang mga pumping stations na siyang kumokontrol sa sobra-sobrang tubig baha, fully operational at monitored din ng CCTV. Pero kadalasan, nababalahaw ang mga operasyon nito. Dahil punong-puno na po ng basura yung pumping station natin, ang gagawin po natin, wala kaming ibang recourse kundi to stop the operation. Subalit aminado ang MMDA na bagamat malaking tulong ang mga pumping station, ang ilan sa mga ito may kalumaan na at kinakailangan ng palitan. Maaring hindi rin daw kayanin ng kasalukuyang drainage system kung may panibagong Ondoy na darating sa bansa. Kaya naman ang payo ng Eco Waste Coalition, panatilihing malinis ang ating lugar. Dapat nagkaroon na sila ng aral. Dapat tagulan man at tag-araw. Dapat yan, nasa tamang lalagyan. Connie Season, GMA News. Kinakailangan daw ng pag-asa na mas mataas na pondo para lalo pang mapag-ibayo ang abilidad nila sa pagtataya ng panahon. Maging ang ilan nga raw nilang kawalin ng ibang bansa na dahil mas mataas ang pasahod doon. Balita hatin ni Lia Manyala. Magandang gabi sa inyo, Mang Tani. Nasaan nahuwi ang dalawang bagyo? Magandang gabi, Mel. Sa mga nagdaang bagyo, si Nathaniel Cruz o mas kilala bilang Mang Tani ang naging